Hey, hey, good morning. We are about to go to Manila. Wait lang, babay lang ako ulit. May iiwan kasi si Mama at si Dungdung. Pa-check up lang ako. Babay, baby. Tama kay Papa? Hindi. Mamaya na. Kasi? Ako. Sleep ako. Bye, Ma. Bye. Kasama dapat sila. Yung problema, ngayon na yung ticket namin. Okay. Let's go, let's go. Wala pa po yung aeroplano? Tala na po. Kasama kasi dapat sila Mama at si Jay dun. Nasuutan mo na kanina, di ba hindi pa sila naka-ready? Pero parang gusto ko talaga silang isama. Yun na, pasok na kami. Uy! Dito na kami sa airport. Ang solid ng spot namin. Inaantay lang namin eh. Pasakayin kami ng aeroplano. A little bit sad. Kasi hindi nakasama si Mama at si Jay dun. Saan si Mama? Ano gawa mo? Sunod kayo? Sunod kayo? Bakit ka naka-jacket? Wala lang, bibihis lang. Takbo kayo ngayon dito. Tanayin nyo. Huwag na mayroon mas makasal pa. Hindi, tinanong pa ni Jelly, tinanong. Oo, tinanong. Ay, naka-ready na pala eh. Sama ikaw kay Papa? Sama tayo? Yes. Saan tayo pupunta? Punta tayo sa Singapore. Ano? Singapore? Sabi mo. Ako, dati ko sinabi yun. Hindi yun sinabi ko. Sige po, bye-bye. Jeril, talking mo si Jeril, talking mo si Jeril. Rebook mo tayo lahat. Sabayan na lang natin sila. Okay. Okay? Sige. J, ano? Since nakapag-finalize na, naka-check-in na, kung sasama tayo sa kanila, panibagong ticket. Ah, ganun? Sige, ako na lang, bili mo kong bagong ticket. Sabayan ko sila, mauna na kayo ni Jeril. Sige na, pila ka na doon, una na kayo doon. Bye-bye! So, ayan na yung aeroplano nila. Yan. Ayun na! Ako? Nandi dito pa rin! Ayun, nag-chat na si Mama. Sabi niya, nakasakay na po kayo. Saan tayo punta, Mama? Manila. Manila, punta kami sa Manila! Nangiinggit na siya doon. Dami doon tao! Pwede yung katakot? Bakit? May jacket! Lipad na kami. Ika-arrange ko to kasi dito ako magtatago. Andiyan na yata sila. Yun si Ma. Andiyan na. Okay. Tinutulungan ako ng mga taga dito. Thank you, Ma'am! Ma'am, kung ano man pong pangalan mo, salamat sa'yo. Ayan na sila. Ayan na. Ganun sabi ko! Ano sabi mo kayo naglalakad tayo? Ano ka, ex? Ano? Excited na ako kay Papa! Oh, huwag din siya, Mama. Huwag din siya kay Papa niya! I love you too! Yeah! Tinuha niyo, oh! Oo! Antok pa, oh! Sama ko na sila! Hospital at yung dahilan kung bakit kami nandito dahil yung bato ko hindi ko maitingala, masakit na. So nagpa-x-ray naman ako, nakita na yung buto ko sa liig dapat mula sa spine pag ganun.
ligyan, ganyan. Yung buto ko sa leg, ganyan. Hindi siya nakaka-curve papunta sa Adam's apple, hindi. So, kailangan siyang ipa-check up kasi leg yan eh. Delikado. Ano po yung problem? Start siya sa stiff neck sa right side. Tapos mga, pag 2 months na, hindi pa yung nawawala yung stiff neck sa kanan. Meron akong papagawa sa'yo. Magpa-MRI ka. Sige po. MRI ka. Meron kang tawag nito disc desiccation. Ano po nangyari sa ganyan ko, Dok? Tuyo. Iwasan yung pagpapatunog, pagpapahilot, pagpapatapak. Okay po. Yung mga activities na kung saan pwede kang madisgrasya, madago. Okay. Motorsiklo, siyempre. Okay. Bisikleta. Pero makakabalik po ako sa ganyan, Dok? Mukhang mahirap. Sa mga speedboat, Dok? Anything na matagtag sa lupa, sa dagat. Bukod doon sa sinabi ng doktor na limitado na nga yung magagawa ni Gio, meron pa siyang isang iniinda, which is yung lalamunan niya. Halos isang taon na rin niya itong nararamdaman, yung hapde, yung sakit, paghirap ng paghinga. Kahit natutulog na kami sa kwarto, kakabukas yung aircon, papatayin niya. Kung hindi kami ang mag-adjust, siya nag-a-adjust. Lumalabas na lang yun ng kwarto, nunang yun natutulog sa labas, naka-folding bed. Basta minsan kahit yung kain niya, hirap talaga siya lumunok. Parang kailangan talaga namin mapacheck up. Kaya yun, after namin mapacheck up yung leeg niya, ina-check na lang din namin sa ENT yung lalamunan niya. Nung pinasok yung camera, nagulat na lang yung doktor na may malaking bukol pala si Gio sa lalamunan. Kayo ang kalaki talaga, Dok? Ganyan ang kalaki. Hindi, usually pag ganyan, hirap na hirap ng humina. Parang may hihinalo ka na sa hirap ng humina. Kasi sobrang konti na lang yung space eh. Kaya siya, mas close ang humina. Titingnan mo, wala ka ng daan niya ng mami. Nasaan na siya? Dapat wala yan, Dok? Dapat wala. Dapat pag silip ng ganun, andyan na yung ganyan daan ng mami. Nagulat din siya kung paano nakakahinga pa si Gio na ganun na lang kaliit yung butas na pwedeng daluyan ng hangin. Tapos sabi niya, dalawa lang daw yan. Either cyst or tumor. Grabe yung kabatakot namin nun. Pigdasal talaga namin na sana hindi siya tumor. Posibleng cause pa daw to nung pagka-discrasya niya. Posibleng nakalunok siya ng bato o nakakain siya ng matalas. Wala pa siya maramdaman, ano, sir? Dito, diretso na to, taas na to. Kaya nasugatan yung lalamunan niya at doon nagsimula yung pagbukol. Buti na lang, nagpa-MRI siya ng leeg niya. Kaya yun na lang rin yung chinek ng doktor para malaman kung ano ba yung nasa lalamunan niya. Awa ng Diyos, cyst lang daw at hindi tumor. Cyst lang siya. Tubig lang daw. Make sure na yung doc yan yun. 99%. Pamabuhay ako pa. Pero kailangan daw agad maoperahan yun para matanggal. Dahil kung hindi, pwedeng anytime lumaki ng todo yon, hindi na siya makakahinga. Tinawag ako yung mga bata, kinamusta ko sila doon, Bible study kami, pray kami. Habang nagkakwentuhan kami, bigla na lang si Gio na dura. May lumabas sa lalamunan niya na parang phlegm na sobrang lapot. Tapos nung lumunok siya, hindi na siya nahirapan lumunok. Tapos inom siya ng tubig, kain siya ng kain, lunok siya ng lunok. Kasi dati, hirapan siya lumunok, 2 beses pa yan. Ngayon, parang isa na lang, okay na. Kinabukasan,
Pinasilip agad namin sa ENT. Ayun, wala na yung bukol. Prayer is powerful talaga. Iba talaga pag ang Diyos ang kumilos. At least, this time, wala nang urgent na kailangan operahan. Noong chinek ni Doc yung lalamunan niya, napansin ni Doc na tabingi yung ilong niya dahil dun sa disgrasya pa rin. Ito yung kaliwang butas ng ilong mo. So hindi tulad dun sa kabila, main cavity, again, walang space. Ito yung nakatabingi ng cartilage in both. Going to the side, to the point na it's touching already the side. Kailangan yun maayos kasi isang butas ng ilong na lang siya nakakahinga eh. Pero hindi naman urgent. Kaya sabi namin, go na, kasi andito na rin naman tayo. Sinabay na rin namin patanggal yung baka sa paa niya para isang pagalingan na lang. It's 4:30 a.m. So kailangan na natin mag-prepare. Dahil ngayon natatanggalin yung screw sa paa ko. This is the day. Natapos ito. Kaya natin ito. Huwag kang kabahan. Pag kinakabahan ka, kakabahan din kami. Kaya ko to. Oo naman. Basic lang to. Yes! Okay. Yes. Let's go! Let's go! Hi, ito yung driver namin. Good luck sa first operation mo. First? Yeah. First, kasi may second pa bukas. May operation ngayon, 5 a.m. Tapos bukas ulit ng 11 a.m. At ayun na nga, halos 2 plus years kong daladala yung bakal na yun sa aking paa. So, lagi yung pumipigil. Steady yan, tapos pinipilit kong ilakad. Yan. So, masakit. Pumapalag talaga sa loob ng buto ko. Isipin mo, sa araw-araw, pero iniinda ko yun. Pero, okay lang. Dahil sa isang disgrasya. Kailangan tumayo, sir? Conscious lang siya, kuya, pero tingin ko may ano yung paa niya. Oo, po. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat tayong lahat. Wala mas mahalaga kahit ano kundi buhay. Walang mas tutumbas doon. Kahit maging sino ka pa sa mundo, buhay lang at pagkain sa araw-araw, sapat na sapat na sapat na ang pagpasalamat. Yun yung natutunan ko. Ma, this is it. That's it. Ma, diyan ka lang ha. Paalis ha. Go, Papa, go. Kaya mo yan. Walang pagsubok na hindi kayang lagpasan. Dok. Ano yung hirap si Dave? Hindi nga po. Ano yun, Dok? Ito po yung nakuha. Sa paa niya. Ito. 43 years. Thank you, Dok. Yes. Until this time. Sabi nga dito, laking ano na talaga, laking way na ginawa natin decision last pandemic na pinaopera talaga natin kasi kung hindi talagang life talaga suffering talaga yung sakit niya. Yes. Okay lang kami, nagpalitan lang kami. Sabi ko, antayin yung update pag gumising ka na para makababa ako. Relax lang muna, I love you. O, ikaw mag-relax, I love you too. Ayan na siya. Mami. Papa, hello! Hey! Uy, pumugi ka. Bukas, 16, ma'am. May another challenge pa. Pahinga muna ako, patanggal ng manhid. Sobrang manhid doon pa ako, akala mo naipit na mga 3 taon. Nung tinusok nila to kanina, sakit! Ah, sakit talaga po yan. Laki nun eh. Tapos mamaya-maya, binunot ulit. Sabi ko, nagkamali po. Hindi naman po nagkamali. Eh, ano po yun? Sabi ko. So ano po yung trip nyo lang po talaga na 3 times? Pag tusok nila kuya, parang it takes 30 seconds and then I'm done. Yun na yun. Wala na ako. Hindi, kasi nagpa-request ka to talaga ng pang ano eh. No. Killer talaga yun. Hindi. Ayaw mo daw makaramdam talaga ng sa... Hindi kasi sino gusto? Sige nga. Gusto mo ramdam mo ng konti? Gusto nyo pumunta ng Manila? Yes! Gusto nyo kami bisitahin? Yes! Sige. Yes! Thank you.
Daddy, antay mo kami. Malapit na kami. Son, malapit na kami! Anya, papunta na kami sa'yo. Stop for traffic lights. Papa, all good in the hood. Taas. All good in the hood. All right. Love you. Yeah, love you. Hi po, ako po si Kokoy, nurse si Sir Gio. Ayan po si Sir Gio. Konting tiis na lang, sir. Si Kokoy, magpapunta dito kay Janice. Yun lang ang request ko, humili sa asawa ko. Yun lang ako gagaling. Okay sa asawa ko lang. So ayun, so papunta na ako ng operating room kasi ni-request tayo ni Daddy. Kailan ba tanggalin pa? Hindi na po siya. Mainit talaga. Kailangan pumayit. I love you. Salamat mo kay Kokoy. Yung nga, sobrang thank you nga kay Kokoy. Hindi masakit ha? Masakit ma. Kanina pa ako umiiyak. Oo, bakit ano masakit? Ha? Mahapdi na lang muna. Mahapdi ilalamunan mo? Hindi ka makalunok? May something sa mata ko. Mahapdi. Dito na kami sa labas. Okay. Sige. Hindi naman daw. Hi. Kamusta na naman kayo? Tagal na naman din nakita, Siko. Sira na to. Sira na to, chicken. Ganun pa to. Sira na, promise. Sira na. Hello, Daddy. Sana pagkaling mo, maging okay ka at magsama tayo at masaya. At walang iwanan, promise. I love you, Daddy. Pagaling ka po at makapag-adventure na tayo ulit at ikot-ikot ko saan-saan. Anya, magpagaling ka ng mabilis para makapag-balik na tayo sa dati natin ginagawa, makapag-camping na tayo at kung ano-ano pa yung mga trip natin gagawin. Gumbatol-tol, alam naman namin na ano, successful yung operation mo. Ang dami nagmamahal sa'yo. Hindi lang kami, kundi milyong-milyong tao yung nagmamahal sa'yo. Thank you kay Lord kasi yung prayers natin lahat. Nag-grant talaga niya. Magpagaling ka para makabalik ka ulit kung ano'y nasimulan mo. Pare, get well soon. Lagi mong tatandaan, dito lang kami para sa'yo. Kailangan mong tulong. Just call my name. Boy. Hiningi ko lang kay Lord na sana after ng lahat na ito, walang pain na naramdaman. Hanggang sa makarecover ka, hanggang sa makauwi tayo sa Palawan. Masaya ko kung ano man yung binubuo mo ngayon hanggang sa susunod pa. Salamat sa pamilya ko sa pagpunta dito. At salamat sa lahat ng mga tao. Salamat sa lahat ng nagdasal para sa akin. Tapos na ang mga operasyon na kailangan gawin sa akin. Buti na lang nandito ang bawat isa sa buhay ko. So, thank you to my family and thank you to everybody. Okay na.
pagkita sa mga malamit ngayon ay okay ang lahat na naging operasyon at walang maging resultang masama sa bawat araw na tataan. Alright, so our operation is done. Bye-bye. Bye-bye.